Patuloy niyo pong i-bless, O Lord, ang lahat po ng member ng Kingdom of Jesus Christ, O Lord. Dalangin po namin at alam po namin, Lord, na magagamit lamang po ito sa pangailangan ng aming simbahan, O God, at papagagana po na yung sarili. Maraming maraming salamat po, Panginoon, pangalan ng Jesus. Can we pray? May God open our hearts and minds today. Narami ito, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi ng ating mga puso. Ano man po, Diyos, ang mga kaliyo, ano man ang mga kaliskis. Ang lahat ng ito, Panginoon, Diyos, sa inyo po na ang galing. So, Father God, we believe that you will remove all the sins in our hearts and in our minds, Father God, in order for your words to be penetrated into our hearts and into our minds. You will give us, Lord, a heart of flesh, a soft heart, Father God. We may put into practice all the words of you, O God, that we are receiving this day. Father God, we know, Father God, that something great is in store for us. Nagilang bagay po ang nakalaan po para sa amin sa araw at oras. Kaya ngayon pa lamang, nagilang Ama, hayaan niya na pong pasalamatan ka na po. Father, we bring back to you all the glory in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And everybody says, Amen. Praise God. At minsanin ng Diyos ay pinamagatang every sacrifice has a reward. Pakisabi natin, every sacrifice has a reward. Bawat sakripisyo ay may gantimpala. Amen po ba? Sino po'y naniniwala na bawat sakripisyo ay may gantimpala? Taas nga po ang dalawang kamay. Amen. Every sacrifice has a reward. Bawat pagsasakripisyo, bawat pagpupunyagi, bawat pagtitiis, bawat pagsusunog ng nilay ay may sakripisyo. Amen po ba? So I dedicate this message for the graduates and for the students na nakatapos na naman ang school year na ito sa panibagong taon ng pag-aaral. So again, I dedicate this message to all the graduates and to all the students who have finished another school year and for all of us who are sacrificing and sacrificing a lot in every areas and aspects of our lives at maging sa iba't ibang larangan na kung saan tayo ay nilagay ng Diyos o nagsasakripisyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo ang mensahe ng Panginoon. Every sacrifice has a reward. Ang bawat sakripisyo ay may gantimpala, ay may kaupunan gantimpala. In the book of ang ating text sa araw na ito ay matatagpuan in Jeremiah 17 verse 10. Jeremiah 17 verse 10 says, I the Lord search the heart and examine the mind. I the Lord search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kung pipili si Prophet Samuel na would be the next king after King Saul, ang choice niya si Eliab. Pero ang sabi ng Panginoon kay Samuel, sabi niya, you people look at the outward appearance of a man, but me, your God, is looking at your heart. No? If Prophet Samuel will choose the would-be next king after King Saul, his choice was Eliab.
Because according to him, you know, according to the outward appearance of Eliab, Eliab is very qualified to become the next king after King Saul. But the Lord said to Prophet Samuel, "You people is looking up at the outward appearance of a man, but me, your God, is looking at your heart, in your heart." Amen? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Sabi nga na isang estudyante yun, kabado-kabado na ako, ha? Sabi niya. Makapasok kaya ako sa top 10? Sabi niya, gano'n. Kabado-kabado na ako sa kalalabasan ng ano, ha? Ng grades, ha? Hindi ko alam kung nakapasok siya ng top 10. Hintayin natin ang kanyang next boss sa kanyang FB. At ang alam po, nakapasok na ngayon, nakapasok ng top 10 yun. Sa pagkakayo-JF yun eh. At para sa inyong kaalaman ng pagkakayo-JF, ay tuloy-tuloy ang tagumpay! Amen! Itagdag pa po natin. Ang mga taga-KOJF ay palagi ko pong ipinapanalangin. Totoo po yun, and that is my commitment. Maaaring hindi nyo alam, pero ako'y alam na alam ko, pinapag-pray kayo po kayo palagi, ang inyong mga karamdaman, ang inyong mga trabaho, ang inyong mga negosyo, ang inyong mga pag-aaral. All members of KOJF is always in my prayers. If you have sicknesses and diseases, if you are in pain, if you are in sadness, I'm praying for your studies, your businesses, and your jobs, now, every area of your lives. Now, and that is my commitment to pray for all of you. Amen. Amen. Panagpakan natin ang Lord sa buhay ng lingkod ng Diyos. Hindi na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, love be for the man of God. Kasi nakakalimutan yun eh. Nakakalimutan minsan yun eh. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kalimutan. Mamaya na, iabot na. Ayan. Ang sabi ng Panginoon, nasusuri ko ang inyong mga puso. Nakikilatis ko ang inyong mga puso. Alam ko ang inyong mga puso. No? Ang inyong mga nasa isip, ibig sabihin, your inward person. Your inner being. I know you inside. Not just in the outside, but also your inside. I know you very well. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So parehas ang Diyos, di ba? God is fair. The Bible says in Galatians 6:7, whatever a man sows, he shall also reap. Ano man ang tinatanim ng tao, ay kanyang aanihin. Galatians 6:7. Sama natin sa outline niya, sapagkat kukumpayin natin isang araw, libro yan. Bibili tayo ng sarili nating printing press. Totoo po yun, bukas lang bibili tayo. Kaya kung naghahangad ka pang may matitira pa sa'yo, huwag ka nang magtira pa. Kaya kung ano man ang ating natatanggap sa buhay na ito, maging sa buhay pagkatapos ng ating kamatayan, eh, it is based on our conduct. It is based on our deeds. No? Whatever reward we are receiving in this present world, in this present world, and even after life, no? Life after death, I mean, is based on our conduct and is based on our deeds. Sa lahat ng ating mga ginagawa. Nanginginig po ba tayo? Palakpakan natin saglit ang ating Panginoon. Lumanag po ba yun, mga minamahal? Our reward is based on our sacrifice. Now, number one, our reward is based on sacrifice. Sige, post mo nga uli yun para makita nila. Ayan, our reward is based on our sacrifice. The reward that we will receive is based on our sacrifice. Yan. Para wala nang sisisihan at wala tayong sinisisi, no? No? We must know this so that we should not blame anybody
we should not blame ourselves and we should not blame our God. Naginginig pa po ba tayo? Our reward or the reward that we will be receiving or that we are receiving is based on our sacrifice, our conduct, our deeds. Number one, it depends upon the degree of our sacrifice. Yan. Pakisabi degree. Astagalin yung degree. Yun. Sukat ng ating sakripisyo. Hindi pare-parehas ang ating sakripisyo. Hindi pare-parehas ang ating pagpupunyagi. Kaya tinatanong natin ang ating mga sarili, bakit ito ang nakuha kong grade? Bakit ito yung ranking ko? Bakit ito ngayon ang buhay ko? Bakit ngayon ito ang blessing at promotion ko? Bakit ito ngayon ang position ko? We are asking ourselves, why is it that this is now my promotion? Why is it that this is now my blessing? Why is it that, that this is now my grade or my ranking? Ranking. No. The Bible has the answer. It depends upon the degree of our sacrifice or our sacrifices. Amen po ba? Sabi nga ng isang may-ari ng pagawaan ng medyas na ngayon ay hindi lang medyas. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, sabi niya, nung unang panahon, ang ulam namin tanbos ng kapote na sinasaw-saw sa bagoong. Pero wala kaming kamalay-malay, ang aming niluno ay ipon ng ipon pa konti-konti. At nakabili ng isang makina para panggawa ng medyas. At yung isang makina dumami ng dumami. Ngayon, ang kanyang business ay not just nationwide, but he has branches in different parts of the world. An owner of a sex company, which now includes underwears and t-shirts, etc., etc., he said to me, you know, Pastor, before, we're just eating vegetables. Vegetables, food of the poor, which is talbos ng kamote. Yeah. Yes. And he said to me, no, before we are just eating talbos ng kamote, and we dip it to bagoong. Bagoong is a salty condiment, no, food for the poor. But without our knowledge, our forefather is saving money. No? Little by little, they save money. And the time comes that we bought a motor or a machine for making sacks. And later on, that business became a nationwide business and now has many branches in different parts of the world. Nakikinig po ba tayo? Ang ibig sabihin, nagmula sa maliit, nagmula sa kaunti, pero ngayon, palaki na ng palaki. When I visited, now, one time I visited him, no, and he invited me to take a dinner in their home. I was shocked. I was surprised. Because 7 kinds of menu, no, are in the table. No, were in the table. 7 klase ng menu ang ulam nila. Nakikinig po ba tayo? But you know, there's no celebration. It is just a plain dinner. But on the table were 7 kinds of menu. And not only that, many fruits were there. Just a plain dinner. You see, parang ang kumakain sa all-you-can. It seems that you are eating in an all-you-can restaurant. Nakatawa ba ninyo ako? Saan nagsimula? Sa mga sakripisyo. Sa maliliit na sakripisyo. Na lumaki ng lumaki, lumago ng lumago, at dumami ng dumami.
Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, lahat ng sakripisyo ay maigantik pa. All sacrifices has rewards. Has have rewards. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And the reward that we will be receiving or we are receiving is based or it depends upon the degree of our sacrifice. Ganun yun. Jeremiah 32:18, letter B. Great and mighty God, whose name is the Lord Almighty. Great are your purposes and mighty are your deeds. Your eyes are open to the ways of all mankind. Your reward is personal according to their conduct and as their deeds is true. Yeah. Ang liwanag, no? Dakila ang makapangyarihan ng Diyos sa kanyang pangalan ay makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ng Panginoon. Dakila ang kanyang mga layunin, makapangyarihan ng kanyang mga gawa, ang kanyang mga mata ay laging buka sa lahat ng tao upang gantimpalaan ang mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Yun. Nagiginig pa mo ba tayo? Kaya sa buhay na ito, hindi pwedeng tsamba-tsamba. Baka swertihin, baka pasok ng lamin. Baka swertihin, baka pasok ng tapten. Baka swertihin, maging tapuan. Baka swertihin, baka yumaman. You know, in this life, no, there's no by chance or by accident. Every blessings, every promotions, every honors, medals, and trophies are based on our sacrifices. Amen! Yes! Base yan sa ating mga sakripisyo. Pwede kang tumamba sa una, but not all the time. Yes. Maybe you will receive grace from the Lord, no? But not all the time. God will reward us according to our sacrifice. And sometimes our promotions and blessings, the ranking, the honors, the medals, and the trophies that we receive in our school, or even in our jobs, the position that we are in right now, that we are occupying right now, is based on the degree of our sacrifice. Nahihinig pa rin ba tayo? Nakabase yan sa degree, sa level ng ating mga sacrifice. Nakikinig pa rin ba tayo? Great and mighty God, whose name is the Lord Almighty, great are your purposes and mighty are your deeds. Your eyes are open to the ways of all mankind. Your reward is personal according to their conduct as their deeds deserve. Number two, don't forget that. Huwag mong kalimutan yan. And number two, it depends upon our capability. It depends upon our capability. Nakabase yan sa iyong kakayanan. Nakabase yan sa iyong kakayanan. Di ba yung mga sumasali sa mga weightlifting competition? Di ba? Ilang bigat ang kanilang nabubuhat? Base sa kanilang kaya. At kung mapapansin mo sa lahat ng competition, no? No? Ikaw ay sasali, ang tao ay sasali ayon sa kanilang kakayanan. Di ba? Tapo mo ba dito? You will join a singing competition if you don't know how to sing, right? If you don't know how to dance, so join the dance competition. And even in a weightlifting competition, it based on how, no, how much weight, no, are you going to lift? Are you going to carry? Even in a running competition, there is 1 kilometer run, 2 kilometers run, di ba? No? It is based upon your capability. Pakisabi, capability. Kakayanan. Nauniwala po ba natin? Kakayanan.
Nakabase yan sa ating kakayanan. Balikan natin yung ano, yung number one, no? You know, it depends upon the degree of our sacrifice. Eh kung talagang nagsunog ka ng kilay, nag-aaral ka ng gusto, eh ako pa sa kakataas ang grade po, di ba? Eh kung puro ka games, puro ka Dota, puro ka Facebook, ano mangyayari? Yung mga nag-aaral at nilimitahan ang sarili sa Dota, sa games, saka sa Facebook, tumataas ang ranking talaga niya. Tama ba o mali? Yung mga nilimitahan sa mga, yung kanilang mga love life, tumataas talaga yung grades niya. Tama o mali? Maging sa mga nagkatrabaho, di ba? Trabaho ka ng trabaho. Sabi nga nila nung unang panahon, trabaho, bukas ay sweldo. Kaya rin yan naman. Marinig mo yan kada umaga, trabaho. Naalala ko nung bata pa ako, meron ganyan, hindi ko na alam kung sino yun. So, ano ang ibig tumuhin? Depende yan sa degree ng ating mga sacrifice. Kaya kung ano man ang grade mo ngayon, bumalang ang sacrifice mo yan eh. Ano man ang ranking mo ngayon, bumalang ang sacrifice mo yan eh. Ano man ang blessing at promotion ngayon, ay bumalang ang sacrifice mo ngayon. Your promotions, your blessings, your rankings, your rewards, your trophies, your medals are only based on the degree of your sacrifices. Amen! Amen! Subukan, yung mga laging nagpa-practice, yan ang mga galing sumayaw. Yung mga laging nagpa-practice, yan ang mga magagaling tumugto. Yung mga laging nagpa-practice, yan ang mga magagaling kumanta. Yung mga masisipag magtrabaho, magnegosyo, yun yung mga yayamayaman, di ba? Those who are industrious, those who are working hard, no? These are the people that are prosperous. Those who are always present in the practice, these are the good dancers, good musicians, and good singers. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Napakaganda nito eh. Napakaganda nitong turong ito. Binigay talaga ito ng Lord. Hindi ko ito pinaghirapan. Our reward is based on the degree of our sacrifices. Kaya nga may mga prophecy ako, dapat paniwalaan mo yan eh. Nagpunta ka ng ibang bansa, sa unang kita mo, binigay mo personals mo, nagkaroon ng problema, hindi ka tinugunan ng amo mo. Alam mo, hindi. Kung nagkulang man ang amo mo sa'yo, huwag kang malungkot, ang Diyos magpapalain ka niya kasi alam niya ang sakripisyo mo. And you have to believe that. Hello? May tao mo humo rito. You work hard. And yet, your employer, no? Didn't give the right payment for your sacrifices. You know, God will not forget you. Just wait for the reward of God. It will be given to you. Amen? As soon as possible. Amen. Palakpakan natin siya. Ganun po ang Panginoon. Nakakamali niya ako. Sino nakakawala ang mataas ng kamay? Yung hindi nagtaas ng kamay, saan kayo? O anong meron sa inyong armpit? All blessings, all rankings, all promotions, all medals and trophies that we are receiving or that we had received is just based on the degree of our sacrifice. Don't blame others. Don't blame yourself. Amen. But rather examine yourself. Nagigiling ko mo ba tayo? Maybe in the eyes of men, there is favoritism. But in the eyes of God, there's no favoritism. Walang favoritismo sa Diyos. Walang tsamba-tsamba sa Diyos.
Ikaw ay ulam. Ikaw ay yayaman. Ikaw ay mabibless. Tataas ang ranking mo, honors and medals at trophies mo. It is only based on your sacrifices. Upon the degree of that of your sacrifices. And number two, it depends upon our capability. It depends upon our capability. Yung ating kakayanan. Para sa mga mahilig sa basketball, sino ba yung mga nakakadaktak? Yung mga maliligit? Hindi. Natural yung malilaki. Diba? Nasabihin ng maliit, bakit ako hindi makadaktak? Eh, maliit mo eh. Gusto mo gumawa ka ng maliit, mas mababang rin makakadaktak ka. Ang ligit-ligit mo, center ka. Hindi pwede. Kasi ang mga center, yun yung mga nag-re-rebound eh. Mga rebounder yan eh. Amen po ba? Kaya yung position mo is based on your capability. Kaya pag nasa awit ka, nilagay ka sa dance, huwag ka magagalit. Eh kasi, nasa kiopsi, nakikin nasa kiopsi ka eh. Huwag ka magagalit. Nakikinig mo ba tayo? Nagka-dance ka, nilagay ka sa awit, eh mas maganda ang boses mo kaysa sa paa mo eh. Amen? So you have to know your capability. Alamin mo kung ano yung kapabilidad mo. You must know your gift. You must know your talent. You must know your capability. Alamin mo yung kapabilidad mo. Ganun mo yun. Tama ba ako? So you have to know your capability. Yung kapabilidad mo. And sometimes, our capability will increase if based upon the training and sacrifices. Nakikinig pa po ba tayo? Minsan tumataas yung iyong kapabilidad eh, base sa mga sacrifices mo eh, di ba? Base sa mga training mo. Tama ba? Kahit hindi ka matalino, pag palaaral ka, tatalino ka. Amen. Kahit hindi malaki ang katawan mo at hindi ka magaling bumuhat, pag lagi kang nag-exercise, lalaki katawan mo, baka mabuhat ka ng mabigat. Tama? Our capability, no? Will increase based on our sacrifices, based on our trainings, based on our exercise. Nang binigyan ko ng prophecy si Ate Boris, sabi ko sa kanya, isang araw magiging worship leader ka. Hirap siyang maniwala. At bakit po gumanda yung boses ni Ate Mors? Kasi nga, lagi siya kumakanta eh, di ba? Eh, may po ba? Lagi siya kumakanta eh. I prophesy to Ate Mors, no? That you will become a worship leader that time, no? She did not know how to sing, no? Her voice is not beautiful, but along the way, God gave her, wow, an angelic voice. Totoo po yun. Until now, marami pong nagre-request maging sa ibang bansa. Pakantahin uli si Ate Mers. But gusto kong sabihin sa inyo, may mas magagaling na ngayon kay Ate Mers. Ito ang magandang kwento. Ito ang magandang kwento. Sabi niya, Lord, sabi niya, gusto kong kumanta. Gusto kong mag-serve sa iyo through worship, through joyful songs, sabi niya. Kanta siya ng kanta. Alam mo, meron tayong guardian angel eh. Yung guardian angel niya, nabibingi na sa kanya. Kasi nga, sinto. Sabi ng guardian angel niya, Lord, maawa ka naman sa akin. Bingi-bingi na ako rito sa sintong boses. Pagandahin mo na yung boses niya. Yung naawa ang Lord, pinaganda. Kasi sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. As long as we live, there is always a hope. Amen? There is always a hope.
pinarin ng Diyos yung boses ni Ate Nurse. No? At pinaganda ng Lord at nakaawit siya sa Panginoon. Amen po ba? Pero ngayon si Ate Nurse, mamaawit pa rin. Pero hindi na siya lubusan mamaawit. Amen? Pastora na. Pakisabi, pastora. Magaling na pastora. Alakpakan natin ang Lord. And now Ate Nurse is not just a worship leader, but an anointed pastor of the King of Judea. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Romans 12:3 says, "For the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." Ang sabi ganoon ng Romans 12:3, no? Do not measure yourself, no, by your own measurement, but rather measure yourself according to God's measurement. Nakikinig pa ho ba tayo? For the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Do not belittle yourself. Do not despise yourself. And also do not be proud of yourself, of what you cannot do. Nakikinig pa ba tayo? Tingnan mo kung ano kakayanan mo. Amen po ba? Ito ka ba dito? Nagtaktid ka. Masalamat ka na. Kasi yun lang ang kaya mo eh. Amen? Yun lang kaya mo. Ano nga gawin natin? Mga magulang, huwag nyo sisihin ang inyong mga anak. Kung ano man ang kanilang natamo sa buhay na ito, ano man ang kanilang grade, yan lang kaya nila eh. Amen? Amen? Magpasalamat tayo kung anong natamo ng ating mga anak. Magpasalamat tayo kung ano ang natamo ng ating mga sarili. Amen? Yan lang kaya natin eh. Tama ba ako? Alam, sumasagot. Anak, bakit hindi mo tinanong siya ganito? Eh, yun lang kaya niya. You know, a son of Miriam Defensor, a popular politician, government official in this nation, and she was elected to an international tribunal, international justice court. Yes. A very intelligent woman. You know, her son committed suicide. Yes. Why? Maybe it's because of pressure. Because he cannot reach the expectation. Maybe not because of his parents, but because of many. You must be like your mother. You must be like your father. Hello. At minsan, nabibigo ang marami. Pag hindi sumunod ang mga anak natin sa ating mga yapa, bigo-bigo tayo. Nalulungko tayo. Pag hindi na sumunod yung gusto natin sa ating mga anak, bigo-bigo tayo. Lungkot na lungkot tayo. Anak, bakit yan ang pinangasawa mo? Hindi siya ang type ko para sa'yo. Aharapan kita. Ito ang gusto ko para sa iyo. No? Hello? Many parents, no, you know, are very disappointed because what they want, no, to their kids did not happen. Nakikinig pa ba ho ba tayo? Anak, gusto ko doktor ka. Di ba meron nagpakamatay? Sapagkat gusto ng magulang niya, ito ang tapusin niya. Pero ito ang gusto niya. Nagpakamatay na lang siya. Is that easy? You know? A teenager committed suicide.
Because his parents wants him to be ganito. But he wants another thing. Then he committed suicide. Hello? Eh, tama ba dito? Sundin ang loob mo dito na sa lupa para lang sa'yo. Minsan, tingin kayo sa akin. Minsan, maraming mga magulang yung pangarap nilang bigo ibibigay sa anak nila. Ginagawa ko ang araw at gabi kasi hindi ako nakatapos ang pag-aaral. Gusto ko makatapos ka. Eh kung di makatapos, ano ngayon? Pinaharap kong maging engineer. So dapat maging engineer ka. Eh kung hindi naging engineer, but full time, ano ngayon? Nakikinig pa mo ba tayo? Naunawaan ba ninyo ako? Sino mo maagal sa akin taas ang kamay? Hello? The dream! No? Your dream that was not fulfilled. No? You put it on your kids. Nakikinig ko ba tayo? You didn't finish your study. Then you want to, your kids to finish their studies. Do you want to become an engineer? And you want your kid also to become an engineer? No. Knows your capability. Knows the capability of your loved ones. Amen? Alam mo kung ano kanilang kapabilidad? Nakikinig pa mo tayo? At napakaganda niyang gawing libro, di ba? Para maging gamay ng buong mundo. Amen? Para walang nagsisisihan. Walang nalulungkot, walang nagsisisihan, walang nagpapakamatay. I remember my pastor, one of my pastors, he said to us, if God gave you a 50 plaques, 50 members. Be faithful to that 50 members. Till his second coming. Amen? Ikaw ba ho nito? Be faithful. If God will give you 1,000 members, then be faithful to that 1,000 members. Amen? Kung ano yung trabaho mo ngayon, kung ano yung position mo ngayon, pasalamatan mo ang Diyos. Amen? Amen. Makontento ka rin. Pagpasalamat ka, yan ang kaya mo eh. Amen? Alam mo sa buhay na ito, hindi naman lahat ng best na pupunta sa iyo eh. Amen? Not all promotions will be given to you. No. May tao pa mo ba dito? Kaya nga dito sa ating iglesia, hindi lahat kaya ko eh. Kaya huwag mo sa akin hanapin ang lahat. At totoo lang, hindi ko kaya, nasa iyo eh. Amen? Maybe I can do this, but not all things I can do. You can do things better than me. Amen. Nakikinig po ako ba tayo? Naunawaan ba ninyo ako? If the eyes can see, then the nose can smell, right? And the ears can hear, right? And your mouth and your tongue can taste. Each one of us has different works to do. Each one of us has different talents, has different gifts to fulfill. Amen? Nakikinig pa ho tayo? Kaya dapat alamin mo ang iyong kapabilidad. And be happy with the result
Amen, of your grace. Amen. Iyan ka lang eh. Ano nga gawin natin? Always expect for the rest. Always expect to be number one. Amen? Pero pag hindi ka naging number one, naging number two ka lang, be happy and thank the Lord. Amen? Because you know, and you know, and you know, and you know, and you know, you've done your best. Shall we give the best clap of praise for Jesus? Ilan ba? Kaya ninyo? Nakalikaya ba kayo? Amen? I am a dynamic preacher. I know that.